food, drinks, and good vibes. Boom! Ayan mga Tipsy, panibagong araw, panibagong recipe from Tipsy Squad. Kaya today, magluluto tayo ng 3 kg na maya-maya or red snapper fish. Huwag ka talaga dito! Let's go! Ayan mga ka-Tipsy, ito na yung ating maya-maya or red snapper fish. Malinis na to, pinalinis na natin doon sa pinagbilahan natin. Tinanggal na ng hasang, laman loob, tinanggal na yung paliskis. Ngayon naman ang gagawin natin mga ka-Tipsy, hiwain lang natin ito dito sa gitna. Kasi mga ka-Tipsy, lalagyan natin ito ng palaman para masarap. Ayan mga ka-Tipsy, malinis na yung loob nito. Ngayon naman yung dito sa labas, tanggalin na natin itong palikpik niya. Tapos mga ka-Tipsy, hiwain lang natin dito sa labas, yan. Para yung sisinong na ilalagay natin mamaya, sumiksik sa loob. Hugasan lang natin. Tanggalin lang natin yung konting tubig na pinanghugas natin gamit ng paper towel. Tipsy, okay na tong isda natin. Ngayon naman, punta tayo dun sa wok. Mag-isa tayo nung ipapalaman natin dito na masarap. Let's go! Lagyan lang tayo ng konting mantika mga ka-Tipsy. Igisa lang natin yung bawang, sibuyas, at ito mga ka-Tipsy, yung tanglad leeks. Optional lang to, gusto yung lagyan kasi pampabango to since isda yung recipe natin ngayon. Konting gisa-gisa lang mga ka-Tipsy, huwag nyo masyadong i-overcook kasi ilalagay natin yan sa loob ng isda natin. Sunod na natin agad itong atay at puso ng manok. Bale ito mga ka-Tipsy, medyo half cook lang kasi mas maluluto pa yun mamaya pag inihaw na natin yung isda. Habang ginigisa mga ka-Tipsy, lagyan natin ng konting salt, pepper powder. Pag malambot na siya, dudurugin natin yung atay. Ayan, parang gagawin nating liver spread. Pwede nyo rin tanggalin yung puso kung ayaw nyo mga ka-Tipsy kasi ang pinaka-importanting kukunin natin talaga dito is yung atay ng manok. Ito kasi yung parang pinaka-paste na ipupunas natin dun sa isda. Ang isusunod natin dyan, gawin natin ang bell pepper at saka diced carrots. At syempre, para may kamandag ng konti at pampagana, sealing red. Konting halo lang. Ayun, ang bango na. Okay na itong paste na ilalagay natin dun sa isda natin mga ka-Tipsy. Tara, balikan natin yung maya-maya dun. Ngayon mga ka-Tipsy, lalagyan lang natin ito ng salt and pepper. Ayan, pinaghalo na natin yan para may lasa na yung labas ng fish natin. Siksik natin dyan sa loob. Ito naman sa loob mga ka-Tipsy, itong ginawa nating paste na may vegetables, lalagyan natin yun dyan. Okay na yung palaman natin mga ka-Tipsy. Ngayon naman, sasara natin to. Tapos babalutan natin ng foil bago natin ihihaw. Tara! Ay mga ka-Tipsy, nabalot na natin ng maayos sa foil itong fish natin. Tara, lagay na natin doon sa uling. Patagi lang natin itong uling natin. Ganyan. Nagawa tayo ng bed. Tapos mga ka-Tipsy, ilalagay natin dyan itong isda natin. Yan! Tapos, tatabunan natin yan ng uling. Tignan natin ito maluto. Siguro mga 30 to 40 minutes. Tatansyahin na lang namin mamaya hanggang sa maihaw yung isda natin. Balikan natin mamaya. Habang hinihintay natin yung isda natin na maluto doon, gagawa muna tayo ng sauce niya. So dito, sa bowl natin, maglagay lang tayo ng egg. Ay mga ka-Tipsy, kukunin lang natin dito yung dilaw ng egg. Sunod natin yung peanut butter. Konti lang, siguro mga half spoon lang. Tapos mga ka-Tipsy, konting tubig. Tapos haluin lang natin. Lagyan natin ng konting gatas. Tapos itong salt and pepper natin na pinaghalo natin kanina, konti lang din. Tapos lalagyan natin yan ng lemon juice. Lagyan lang natin mga ka-Tipsy. Tapos haluin lang natin.
balik tayo dito sa wok natin. Ayan, mga katipsi, isutay din natin itong sauce natin. Hintay lang natin na matunaw yung mga nilagyan natin dyan, yung peanut butter, mga seasoning, yung egg, okay? So, habang hinihintay natin yan, balikan na natin yung isda natin doon. Tara! After 30 minutes, ahunin na natin itong fish natin. So, sana, tama yung tansya natin. 30 minutes, maluto ito. Okay na yung isda natin. Okay na rin itong sauce natin. So, buhusin natin ito doon. Ready to serve na ito! Let's go! Benta dito yung brandy, Sprite, tsaka lime juice at syempre mga baso natin na talagyan na natin ng lemon tsaka yellow. Mga tipsy, lagyan na natin yung brandy natin. Next mga tipsy yung lime. Yan, sa takip ko na lang nilagay para tansyahan. Last, Sprite. Mga Tipsy, salud! Champion! Mga Tipsy, taon nandito! Bravo! Let's go! Boom! Ayun, mga Tipsy, luto na yung putahe natin. Meron tayong drinks dito. At dito na yung mga tropa. So, inuman na! Salud, mga Tipsy! Salud, mga Tipsy! Salud! Sarap, sir! Champion ba? Champion na? Champion na naman. Ang inumin natin. Ang tawag mo dito? Bravo! Bravo! Gatorade, no? Gatorade ba? Parang Gatorade. Ay, parang Mountain Dew. Oh, kasi may lime. Tara, mga Tipsy, try nyo yung mga drinks. Ay, dami na natin drinks, no? Oo. Na pwede nang i-ano, compile natin yan. Kahit mga imbe-imbento lang iba. Tignan natin ang bagay. Dito. Sarap natin. Ano? Ano? Boy ka lumlim. Tignan natin ito. Let's go. Manatan na yan. Bakit mo tol? Ang sarap ng sauce. Ano? Yung bagay, no? Kasi masim-masim yan eh. May lemon eh. Isida talaga bagay. Oo, oh, hanggaw. Tirahin ko itong mata. Hanggaw. Mata pa talaga. Kumitira ka ng mata? Oo. Parang si Wally. Si Wally police. Mga Katipsy, comment nyo lang kung bawal to sa may gout tong maya-maya. Kalud. Hindi, alam ko hindi kaya boy kasi may galis. Siya ito kaya boy. Ah, pag may galis. Ay, mga Katipsy, oh. May galis. Oo, oh, may galis. Giant maya-maya. Top mo. Top. Bagay yung sauce, mga Katipsy. Mga Katipsy, ito, recipe to ng Tipsy Squad. Kasi nagiginom naman kami. Actually, ginagawa naman ito off-cam. Pinakita na namin sa inyo. Paano? Pero ako mga tipsy, since daw ako makain ng atay, tatry ko. Ay, may atay pala sa ilalim yan. Ewe pala po. Dito, dito. Dito mo. Dito mo. Dito mo. Dito mo. Dito mo. Ayun. Ito ko pa ito. Boom! Ayun o. Lumabas yung atay oh. Ay mga tipsy, tatry ko yung atay. Hindi kasi ako kumakain ito. Sa igado. Sa igado. Ayun o. Atay din yun. Yan yung atay natin, oh. Oh, atay natin yan? Loob. Atay nung manok. Atay ng manok, oh. Nag-ano, no? Sarap. Sarap. Smoky siya. Tapos yung katas ng isda naghalo dun sa atay ng manok, no? Ah, kaya siya parang ano, igado kasi may carrot siya, bell pepper, tas atay. Di ba ganun yung halo nun? Oh, may atay. Grabe, ang sarap. Kamayin ko na, ha? Halo. Lasang lasa. Chamin, nagbe-blend yung texture nung karne, no? Nung isda, sa sauce. Pag sinausaw mo pa dun sa suka, mga katipsy, meron kasi kami ditong suka, no? Ay, additional na ano, hindi suka, toyo, na may sili, tsaka katas ng lemon, pwede din naman kalamansi. Mas malasa yan pag sinausaw mo dyan. Sabi, yeah, minorder nyo na yung isda. Kaya nga eh. Ganyan naman talaga mangyayari dyan. Hindi nga masarap. Sarap ng maya-maya. Hindi masarap po, anong nangyari? Ito sa akin, star dancer. May dalawang ano dyan, bata dyan kaya boy, may isa pa. Sarap, champion. Mga katipsy, try nyo ha. Hindi naman siya mahihirap gawin. Pero mas maganda lang kasi yung ano, yung kinulog natin sa uling para balance siyang maihaw. Kahit sa maliit lang. Kahit sa maliit na isda, pwede. Tama. Champion naman. Tilapia, pwede yan. Pwede. No? Tilapia, pwede to. Yung medyo malaking tilapia para hindi siya mahihirap lagyan ng ano sa loob pa naman. Pwede. Tilapia daw. Yung katabi mo. Kung ano nang binig sasabi. Tilapia. Parang itong katabi ko rin. Kanina pa bulong ng bulong. Parang dancer, gumagano. Mas maganda yata tayo magtabi. Oy, salud! Mahina na yung pinag-aano niya. Oy, salud! Salud! Magtabi kayo, magkasabuan nyo naman kayo. Actually, pangalawang
beses na namin niluto itong snapper fish, itong maya-maya, di ba? Dati, nag-content na tayo nito eh. Ay, mga Tipsy, lagyan namin yung link dito. Dito yata or dito. Ayan, panoorin nyo na lang mga Tipsy. Masarap din yung recipe na yun. Medyo Chinese style ng konti. Sino-sino kayo nun? Marami yata kayo. Siya. Tatlo. Ayo si Laleo. Laleo nandun nun. Apat lang kami. Wala ako. Ay, si Mike, hindi wala, no? Wala, tayo-tayo lang. Apat lang tayo. Masakit ka nun. May COVID ka. Oso COVID nun. Ayan mga Tipsy, try nyo rin yun. Masarap yun. Ang sarap kainin. Kasi ano? Sarap kainin, tol. Ba't ikaw nagsasalita? Parang verde lagi. Parang utak nyo kasi. Parang iba. Sarap kainin, tol. Ang sarap kainin kasi walang tinik. Walang ganang tinik. Siyempre, bata pa eh. Hindi siya matinik, no? Maya-maya, hindi talaga siya matinik. Kasi yung tinik niya, hindi lang sa gitna. Yung malalaki. Kaya dire-diretso kainin. Ganda pa ng mukha, no? Nanonood, nanonood! Kahapon mo? Kahapon ko? Kasama kita? Walang giya. Ano yung mix mo, bro code? Tapos, nagaganyan-ganyan tayo sa harap ng kam. Mahuhuli tayo niyan. Nino? Mabubuking tayo niyan. Ha? Yung tatlo mong shota. Oh, wow. Pero hindi alam ni Joy yun. Siyempre, sekreto. Hindi naman namin sasabihin eh. Hindi namin sasabihin. Yung pangalan. Kasi nga, kasama yan sa bro code. Yun. Okay, speaking of bro code. Hindi natin pwede sabihin magkakapit-bahay sila. Huwag mo sabihin yun. Napatingin ka, man. Malalaman. Dami mong babae. Natahimik ako sa pagpigang trabaho. Eh mga Tipsy, meron... Ang Tipsy Squad mga ka-Tipsy, at saka marami naman kasi bro code. Pero meron tayong top 15 na bro code! Dami naman, ang hirap naman sundin yan. Ano ba yan? Number 1, paikot na lang tayo. Yeah. Ang una natin bro code, siyempre isa sa pinakamaimportanteng bro code. Have your bros back no matter what. You're no friend if you cannot watch out of them. Tagalog, for him. Sa Tagalog. Lagi mong aalalayan ang iyong kaibigan. At huwag mong isusumbong sa asawa. Yun ang sabihin talaga nun. Huwag gano'ng alisin mo yun! Ibig sabihin nun, huwag mong ipapahamak. Yan, napatunayan ko na yan. Watch your back neck. Lagi mo siyang wala iwanan. Lalo nung araw, di ba napapaaway tayo minsan? Walang iwanan, man. Hindi na lang, banatan ha. Pag pinalo ng pitchel, huwag mong iwanan. Ah! Ano kulay? Pidilaw. Lagi na kulit na huwag magsabi, huwag magsalita. Pinalala ko dyan, man, nung inupakan kami ni Jeff dati. Sa Santa Rita, pinunta namin yung chicks nila dati doon. Sa Pepsi. Sa Pepsi. Oo. Sabi mo. Paglabas namin, apat yun. Ano, tatlo, apat. Dalawa na kayo? Ano ba kayong ginagawa? Hindi na, ano siya? Chicks yun, di ba? Mayabang kasi si Jeff dati. Mayabang kasi yung dati. Best man, di ba? Oo, inuupakan na siya. Tagal lumalaban siya. Sabi ko, nangihila ko siya dito. Lika na! Inuupakan, dinaupakan. Pag-ising namin kinabukasan, black kami dalawa dito. Walang iwanan. Pero walang iwanan. Mga tips, hindi si Jeff Leeg yun, ha? Hindi, iba ibang Jeff. Jeffrey Salazar! Shout out, man! Naalala mo yun. Yung comment ko, naalala mo yun. Walang iwanan siya. Shout out sa pinalo ng pitchel. Sino ba yan? Iniwan siya ng tropa niya? At ng monoblock. hindi bro code yun. Hindi bro code yun. Iniwan pala eh. Hindi bro yun. Oo, oh, iniwan eh. Iniwan. Yung mga ano lang, sa salita lang. Oh. Walang iwanan, syempre hindi na naman sa away, kundi sa buhay. Sa buhay, oo. Oh. Kaya napakomental si Chia. Lamberto na! Wala yun, ayaw oras natin. Sa number one pa lang tayo, may sito pala ubak. Number two, bros before hoes. Hoes is defined a woman that is not your wife, GF, or direct. Bros before hoes. Kaya kapag pag lumabas tayong sabay-sabay, uuwi tayong sabay-sabay. Walang magpapaiwan. Kasi kamong problema sa umaga. Sakit na nga ng puwet ko sa taik. Mahala ko kung saan sa makikapit ko eh. Tapos problema ko pa yung kinukulit ako nung nagtatanong sa'yo. Di ba sa'yo, bros before hoes, kapag nasa disco, huwag bigyan nawawala na may kasamang mapuri. Tama! Straight yung buhok! Straight yung buhok! Walang manghihingi ng, min, may pang pamasahe. Ben, parang 200, the way ko lang to. Kaya ganun kasi minsan pag lumalabas ka, di ba? Tapos yung, halimbawa, example, lumabas ka. Hindi wala, hindi si Cesar kasi. Hindi, alam mo, pag minsan din, di ba, pag lumalabas tayo, tapos bigla may makikilala tayong babae doon. Dati ha, hindi na ngayon. Dati. May kilala tapos yung babae, parang yung, alam mo, medyo may attitude, tapos, parang, yung kasama yung asama mo, iwanin na lang tayo sa kanya. Iiwan mo ba yung asama mo? Kasi, bala ko yun. Ayos to, di ba, oh. Iwanin na lang tayo, hindi pwede. Bros before hoes. Halimbawa, yung babae, sinisiraan kayo magkaibigan. Ay, pamali. Sino papaniwala mo? Di ba, na-message yung ano mo, kaibigan mo, ganyan. Bros pa rin number one. Oo. Mga ka-tipsy, yung host ha, yun yung mga babae na hindi mo girlfriend, kapit, hindi mo asawa, okay, or hindi mo direct family, like pinsan, kapatid, di ba? Hindi sila mga ganun. Sila yung outside doon. Sila yung pinapriority mo.
mga taga-kabalan. Versus sa mga tropa mo. Siyempre, pag yung asawa mo humiling sa'yo ng kailangan natin pumunta dito tapos may lakad kayo, unahin mo muna. Siyempre, asawa pa rin. Kasi hindi naman siya host. Hindi pwede Bruce before host dun. Bawa, nagsabay kayo nag-ayaya. Niyaya naman, siya sabi niya. Yung nag-ayaya yung tropa mo, nag-ayaya yung asawa mo, unahin mo pa yung tropa mo. Hindi kasi asawa yun. Pwede, asawa yun. Know your priority. At yung mga bros, naiintindihan nila yun. Mas magagalit pa sila, pwede may lakad pala kayo ng asawa mo. Inuunan mo pa makipag-inuman mo. Inuunan mo pa makipag-inuman? Pero hindi kami na! Hindi siya yun! Inuunan mo lang namin pero pagbalik ko may pulutan. Yun? Okay, ito, ito, number 3. Ito pinaka-importante, basahin mo. If his girlfriend asks you about where he is, you know nothing. Nothing at all. Keep his whereabouts to yourself. Hang up and warn him. Gagawa ko kayo. Ilang amin? Ilang beses ka tinanong? 16? Hindi lang 16. 100 million. Ayan bro. Code na pinaka-importante yan. Number 3 yan eh. Kung sa pinaka-importante. Hindi ko alam kung nasan siya. Yeah, kahit alam mo na. Pero yung topo mo pagkasabihan mo, dumaan ka na, hanap ka na. Dumaan ka na ba sa kabalan? Purok dos. Wala, basta yung tayo na. Thank you! Akala mo. Safe ba tayo dito? Pare, nabubuking tayo dito. Wala, pero salun tayo dyan. Kung meron man mga noon pa yun. Bukingan pa. Pilag-usapan. Para sa mga lalaki nating mga kaibigan ng Katipsy dyan, eto, tandaan nyo tong alam nyo yun. Bro code natin. Oo. Alam nyo yung mga asawa nyong katabi nyong nanonood dyan, ay, naku, nakatitig sa inyo. Bukingan na to, bukingan. Ayan mga tips siya, ganun yun ha. Kapag alam mo na yung kaibigan mo hindi na pa alam. Sabihin na mga tips natin mga hype mo, consentidor kasi syempre. Di ba? May count kami. Alam mo man o hindi kung nasaan yung tropa mo, hindi mo pwede laglag. Hindi mo siya nakita. Pero di ba? Kasi kung alam ng asawa mo, kung nasaan siya, hindi mo magtatanong yun eh. Oo. Kaya nagtanong yun, ibig sabihin hindi niya alam. So ikaw, laglagan to na, nabubububuking tayo dito. Well, yan ang problema natin, yung mga lalaki may code eh. Pero yung topo mo, pagkasabihan mo na, pero pagkasabihan mo, nahanap ka na sa mga sa akin. Pagkatapos hanapin, hindi ka na naman yata nagpaalam. Oo, gano'n. Umalis ka na naman, pumunta ka na naman dun. Hindi ka muwi. Ay, hindi ka rin yun. Puro ako lahat, ba't ako nanin nyo? Okay, number 4 yung kanina sinabi mo. Number 4. Be a good wingman. Yun, number 1 din yan. Ano yan? Ay, hindi, isa-isa pala kapatante yan. Ano yung wingman? Aron, sa ano tayo, ba't laging gimmick and example natin? Basta ko narin, ikaw may gusto kang ligawan. Basta kasal kanyari. Siyempre ngayon, i-build up kita ngayon. Yung! Diba? Yung lagi mong ginagawa. Mataba, matakaw yan, pero bait yan. Gabi. Walang ibang chicks yan, ikaw lang. Tama. I-build up yung bro mo. Loyal yan. Tapos yun ka! Paglasing na siya, iuwi mo siya. Kasi wing sino yung iuwi? Niniligawan yung bro mo, yung bro. Iuwi mo siya. Halimbawa, minsan kasi may mga tropa tayo, mga bro tayo mahihain eh. Ikaw gagawa ng paraan para ma-meet niyo. Nung high school ako, kahit itanong niyo sa mga tropa ko nung high school, ako taga-sulat nila ng love letter niyo. Ako taga-hatid. Oh man, kaso ako taga-build up. Diskarte, no? Alam niyo na, magaling mag-bola. Na ako kasi yung mga ibang mga tropa sabi, may gusto ko yun sa tabi ng table. Started. Ako talaga starter nun. Starter, lapit ako. Miss, wala pa yung kasama. Mga ganun. Tapos bandang huli nagiging chicks mo. Gusto makipag-friend. Hindi ako. Uy, kasama sa tropa ko yun. Kasi gusto niya na yun. Saan niya na yun? Kay one. Gusto rado ng tropa mo eh. Harapit ka lang kasi nangyayas si Cesar. Starteran mo lang, di ba? Ganun. Kapaging wingman ka. Uy, gusto nga pala. Ano nga pala, gusto kang ma-meet ng friend ko. Okay lang kung wala kang kasama. Parang ganito. Pero hindi okay lang. Parang ganito. Parang ganito kaya may ballpen ka tsaka tissue. Facebook mo daw. Messenger. Ganun yung Facebook man. Best na ginawa yan. Ikaw yung magiging malakas ng loob. Ikaw yung magiging lakas ng loob. Ang kay one. Di ba pangalan mo yun? Number 5 kayo ba yun? Yung number 4. Baba ng good wingman. English yung kayo ba ya? Hindi ako marunong magkasan nito. Turam ako dyan. There are four things about your bro. About your bro. That you must respect. That you must respect. Importante. Malabo kasi mata ko eh. Pag sa bahay, hindi porket close kayo. Oo. At tropa ang dikit kayo. Pag nasa bahay niya, respeto. Respeto pa rin. Nakita mo yung nanay, nung dala-dala, wala yung mano ka. Oo, nakita mo yung lalong-lalo na yung girlfriend niya. Oo. Hindi mo pwedeng pakialaman yun. Respect. Yung papakialaman. Respect yun. At sa kotse, alam ba? May kotse siya. Kay Pedro, kay Pedro. Pag hindi mo yung sasakyan, huwag mo namang ibalik na ang balahura. Gasan mo. Kaya pa-car wash mo kung madumi. Alam ba, pumunta ang bundok. Motor.
Huwag mo sasakay yung girlfriend niya sa motor niya. Huwag ka magdala ng hoe dun sa sasakyan niya. Kasi baka may nalaglag na hikaw dun. Yari siya. Sabihin, kaya naiwan yung panty, no? Oh, grabe. Oh, grabe naman yun. Brutal na brutal. Oh, next. Number 6. You just cannot get involved with your brother's mother. Bros. Bros, mother or sister. It is one of the biggest violation of the bro code. A stepmother whom he hates is still okay. Ah, okay. Parang ano to ah. Oh. Hindi pwede yung kapatid. O yung nanay. Nanay. Pero yung stepmother na medyo maldita, pwede. Ay, ganun? Pwede yun. Halimbawa, meron kang stepmother, tapos medyo maldita, tapos, wow, manalo to ah. Pwede, pwede yun. Hot mama no. Milk, nalaman no ng, milk? Pag nalaman ng bro mo yun, okay lang sa kanya yun. Siyempre, wala, okay lang, di ka naman trip din eh. Parang ano pa rin to, men eh. Kasunod nung, ano, nung number 5, parang respeto pa rin. Siyempre. Respect, siyempre kapatid nyo yun eh. Kahit na gustong gusto mo rin, kalimutan. Pakalayo-layo ka na, pumunta ka ng sulu. Para makalimutan yung kapatid. Pero ano pa rin? Kasi ang resulta noon, maapektuhan yung pagkakaibigan. Pero ano pa rin to eh? Ano pa rin to eh? Case to case basis? Hindi, wala. Sa bro code, men, walang case to case basis. Pagkapatid. Ba't yung sagot niya, oh? Ba't parang... Hindi, pwede siguro, niligawa mo na maayos. Unless gusto ka din ng kapatid niya, para sa kapatid niya. Oo, ganun. Pero ang ayaw... Pero much better. Hindi, may ibang code yun. Huwag mong pakialaman. Ganito kasi, men. May ibang code yun. Pag tunay kayong magkaibigan, alam niya yung kapatid mo. Ay, alam ng kaibigan mo, yung baho mo. Gusto yung kapatid niya, magustuhan yung kapatid niya. Eh, alam niya naman. Alam niya lang yung kapatid mo. Ganun yun. Pero kung matino kang lalaki, katulad ba, may mga ganun, hindi naman. Oo, may mga ganun naman. Hindi na siya nakapagsalita. Ewan ko bakit. Next na tayo, moving forward. God, lang. Tahimik mo ah. Ganda ng tao na kayo, boy, dito. Ito, simple lang. Pero importante to. Okay? A bro always likes new profile picture of another bro. Parang eh, like mo siyempre pag nag-change siya na profile, support like a support. Oh, like mo, kaibigan mo. If your bro is broke, the bro code demands you to treat him. And no case shall be left hungry or homeless. Yan. Tulungan mo. Kahit simpleng-simple sa imo man, yung walang pang-ambag, huwag mo nang tanongin. Kasi kapag meron naman yun, mag-aambag naman yun. Lagi nangyayari dito yan. Huwag nang hingin ng bigas. Hindi, minsan ako, nawalan ako sa ahod. Tsaka ano to ha, hindi lang to sa ambagan. Kasi sinasabi, pati homeless, big sabihin siya lang. Wala siyang bahay, wala siyang pera. Kasi ikaw, kaya mo naman siyang tulungan. Hindi, pahirami mo siya ng bagay. Kahit di mo kaya, di ba? Oo, mag-renta mo na dun. Okay, kung meron kang extra bahay or some room, dito ka muna may pasamang pala. Hindi makabangon, di ba? Wow! Uubulong pa eh, sama mo yung kapatid mo, Nino. Kapatid na Toretto. Okay, next bro code natin. A bro is never allowed to drive in a drunken state. See? Sa'yo na naman. Okay lang yung medyo lasing siguro, pero bawal pa rin yun. Pero kung makulit, okay lang, basta normal. Alam niyo na kung bakit lagi akong driver. Kaya nga, isa sa advocacy ng Tipsy Squad, don't drink and drive. Kasi... Pag sobrang lasing na lasing, kunin mo yung susi. Magpa-uwi niya. Okay, hatid mo. Hindi kaya, wag ipilit. May kwento kasi yung mga tipsy, kaya namin sinasabi yun, don't drink and drive. Kaano yun eh, karugtong yun ng best wingman. Tama. Kasi tama, best wingman ka kapag inuubos mo ng safe. Responsibility mo yung bro mo. Kaya, importante din to. In the absence of your bro, you are his girlfriend's protector. Protector ha? You shall ride her to wherever she wants and keep her safe. Make sure she goes home safely. Parang to, nung lumayas, walang gatas yung mga anak, ako bumili. Ganun yan, mga tipsy. Atid ko yung gatas sa anak mo sa akin. Kasi ikaw, dumidede ka sa kabila. Dumidede, no? Ayun yung mga katipsy ha. Minom! Pag wala yung... ano mo, yung bro mo, ikaw responsibility mo yung girlfriend niya. Mm-hmm. Responsibility na respeto ha, hindi yung nasamantala yung... Ibang ride yun ha, ibang ride. May mali siya ka. Walang mali siya, para mo siyang kapatid. Mm-hmm. Para siyang kapatid ng yung bro. Okay, next na agad! Bro shall never describe his sexual encounter. Ayun! Huwag mo ikikwento lang. Huwag mo ikikwento yung details. Don't kiss and tell na lang, siguro. Yung ganun lang kasimple. Pwede ka magkwento, siguro may nangyari sa amin. Hanggang doon lang yun. Parang yun. Hindi mo na i-describe, tinanggal yung damit ko, tapos ano na niya, winasiwas niya sa mukha ko yung ano. Tapos hanggang lima lang, limang... Naghawakan kami. Huwag ganun ha. Huwag ganun.
Kaya mga katipsi, mga lalaki kasi, hindi naman talaga kagano'ng kaming ganunong kwentuhan pagdating sa mga ganyang bagay. Sabihin lang siguro, oh may nangyari na sa amin. Oh talaga, ayos naman, okay naman. Kaso, eh kaso ayaw nila maniwala, kaya ako kinakwento ko. Pero huwag mo sabihin na maniwala. Defensive. Huwag mo sabihin gumamit ka ng lapis. 360 pumps, men. 680 pumps. Oh, next na! Malalopot na tayo, ano yung next natin? Ito, never sleep with a bro's ex-girlfriend. If you attracted to your bro ex, you shall not make a pass at her without taking his permission. If he wants you to stay away from her, you shall abide by his request. Mare! Hindi naman siguro bro yun. Men, hindi naman siguro bro yun. Ay, di ah. Bro na bro ko yun. O, ba't kinawa mo yun? Sumagot na! Ikaw ba? Hindi naman ikaw tinutukoy. Wala naman yung sakit na pangalan. Ang tinutukoy yung bro. Parang lahat ng ano may halaman. Hoy, sa bro code natin, mga ka-tipsy ng Tipsy Squad, ha? Kapag ex niya yun, nagpaalam ka muna sa bro mo na dating boyfriend. Pag pumayag, okay. Pero pag hindi pumayag, wala. Kahit gusto mo. May ano ako doon, may rason ako doon. Pwede siguro kung ano lang yung... Mapaliwanag. Pwede siguro yung napechi lang niya isang beses. Ayun man, yun kung na ano lang, napechi tapos hindi niya naman ex-girlfriend na. Kasi yung ex-girlfriend kasi seryoso rin. Matagal sila. Naging girlfriend talaga. Halos, paano kung ex-wife? Lalo na. Lalo na yun na. Mas matagal siya yun eh. Basta magpaalam ka. Pag pumayag, go. Pag hindi. Pag hindi. Hindi. Kasi kahit pumayag yung masama loob sa'yo nun. Ibig sabihin noon pa lang pilagin na sa amon siya nung kami pa. Ano ba yun? Teka, next na tayo. Malulopan na tayo. Okay, ito mga ka-tipsy. Isa to sa pinaka-importanting bro code. Kaya kasama sa top 50 natin to. If a bro is unable to pitch in money for beer, other bros shall cover him. He shall not be deprived of this holy potion. Salud tayo dyan. Kahit wala kang pera, let's go. Babawi naman yun kung talagang tulay mong bro yan. Kasi, babawi yan. Kasi ngayon, ginagawa yun pang-asar eh. Wala kang ambag, di ba? Ikaw bili, wala pang-ambag. Ang maganda dito sa atin, men, ganun yung ano. Kami ganun talaga kami mga katipsi. Pag kusino, halimbawa, higay pala kami, nagaya ng inuman yan, ibig sabihin may pera yan. Ba, ako nagaya ako ng inuman, ibig sabihin may pera ako. Tara, ganun. So on and so forth. Kapag wala, sabihin wala akong pera dito. Sige, ako na ba? Wala akong dito. Sige, ako na magdadala na ako ng ganito, magdadala ako ng ganun. Ganun sa never amin, never naging issue sa amin yung pera. Okay, ko na, ito importante din to. A bro shall always be forgiven. Bros are for life. There is nothing a bro can do to deserve hatred. Yon. Unless he gets involved with your girlfriend? In that case, punch him in the face. Yeah, in the face. Oh. Ang mga bro nagkakatampuhan yan kaminsan-minsan. Pero hindi yan panghabang buhay. Tala parang ito, nagkatampuhan sila dahil. Isang gabi lang. Isang vlog lang. Minsan mga tipsy may ganun din kami pero mild lang. Tulad ko ako kasi straightforward akong tao eh. Hindi ako yung sugarcoat. Pag tinutulong ko kasi yung tunay na kaibigan, gusto ko diretso. Prangkahan. Kasi gusto ko ganun ka rin para, sa akin. Tsaka parang na sa kanya naman yung sinasabi. Pero kung hindi ka tinutulong na kaibigan, hindi ako magsasalita sa iyo masyado. Kasi kami mag-alit sa akin. Parang hindi mo rin malaman yung ano. Paano kung sinisiraan ka na o kaya binantaan? Iba na yun. Iba na yun, hindi yun bro. Hindi mo bro yun. Bro yun. Tropa mo lang yun. Kaibigan lang. Kailala mo lang. Oh, hindi yun bro. Iba yung bro sa tropa mo siya, hindi mo siya kaibigan. Oh, yun. Kaya baka sa friend lang. Friend kasi. Magpantaan mo kaibigan mo, di ba? Hindi totoo, hindi pwede yun. Next! Last! Number 15! A bro shall never make a bro feel ashamed. Bros trust each other with their life and it shall not be broken. Yun! Yan ang isang code na talagang hindi nababalik. Hanggang dulo. At saka hindi mo siya ipapaya sa ibang tao. Kahit kanino. Yes, sir. Saka pag may narinig kang pangit about sa kanya, papagatanggol mo siya. Ito yung tunay mong bro talaga. Pero meron din kasi taong masasama talaga ugali. Kaya may naririnig ka sa iba, yun hindi mo naman bro. Tsaka may tiwala siya sa'yo, may tiwala ka rin sa kanya. Kaya ilibing mo ng buhay lahat ng alam mo. Dago malakas lang naman ako mga asar-sar. Dali mo sa hukay. Hindi yung mga asarang, huwag lang naman yun. Bakit nagre-react? Papaliwanag ka. Bakit papaliwanag? Blast lang naman ako mga asarang. Ang pinapahiya mo kasi siya, alam ba, lalo na sa babae, di ba? Ay, ba yun? Hindi, wala yun. Nakwenta yun. Ginaganon-ganon mo yung business i-build up mo, di ba? Wala ka kwentang bro nun pag ganun. Parang kunwari yan, inubos niya yung pulutan, takin araw-araw lang ganyan. Okay lang naman yun, di ba? Kung yung mga kasama mo is yung mga kasama mo rin lagi nakakala siya. Pero wag sa ibang tao kasi hindi naman siya kailangan. So pwede papahiya siya eh. Pwede natin pag-usapan yung dinakot. Ayan, salun na tayo! Visit na malo ako mga kasasana na punta yung dinakot. Butchiron dinakot, no? Okay mga katipsy, kung meron pa kayong alam na bro code ha, ilagay nyo dyan sa baba sa comment section natin, okay? Para madagdag natin sa listahan. Pero ito yung top 50 natin, pero syempre, sa tunay ng pagkakaibigan, ano maraming. Ay mga katipsy, nalobat kami, kaya... Di umabot sa outro. Di umabot sa outro. Mga katipsy, hanggang dito po naman na, naka-cellphone na kami. Mga katipsy, hanggang dito po yung video natin. Kung nagustuhan nyo gawin natin, tayo ngayon, tapos yung shot and drinks.
At siyempre, usapan natin na wala na naman kakwento. Ayaw, 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 ayaw! Please like, comment, subscribe, and ring the bell dyan para update kayo. The food and drinks and good vibes natin! At siyempre, keep on beer living! At laging tatandaan, hindi lahat ng alak may balak! Yung alak, nilalagay sa tiyan. Tama! At mga katipsi, laging tatandaan, we love you back to back! Drink responsibly and don't spill it. Don't drink and drive. Siyempre, stay tipsy lang! Salud!